What's up mga kabagang? This is Ezeal Gabre. Welcome to my YouTube channel. This video is all about tips kung ano yung mga dapat nyong gawin after ng tooth extraction or bunot. Halos lahat naman sa atin naranasan na pong magpabunot. So ano nga po bang dapat gawin after nyo pong mabunutan? First, hingiin nyo po yung reseta. Ano? Kasi hindi po kayo makakabili ng antibiotics or yung gamot na kailangan nyo kung wala pong reseta. Pakinggan nyo po yung i-instruct sa inyo po ng dentist after nyo po mabunutan. Kasi yun po yung importante, dun po nila sasabihin sa inyo kung ano po yung gagawin nyo. Sila po ang mas nakakaalam. Sila yung unang kailangan nyo pong hingihan ng tips. Ano nga po ba ang mga bawal gawin after nyo pong mabunutan? So, syempre, bawal po kayong mag-smoke or manigarilyo after surgery. Huwag po muna kayong kumain ng maiinit at matitigas na pagkain sa side po ng binunutan. Bukod sa masakit, fresh po yung sugat ay magkukos po ng bleeding yung pag naingoyan nyo po yung sugat. Huwag rin po kayong dudura ng dudura dahil kapag dura po kayo ng dura, nadudura nyo po yung blood clot na namuo. So, pag nadura nyo po yun, dudugo na naman po ng dudugo yun. If ever po na may pinakagat sa inyong bulak or gauze, kagatin nyo lang po ng madiin yun para po tumigil po yung pagdudugo. Bawal nyo rin pong laruin ng dila o galawin ng dila yung sugat para po gumaling po ng mabilis. Bawal din po kayong magbuhat ng mabibigat. Bawal din po muna kayong uminom ng alcohol after mabunutan. Bawal din po kayong kumain ng malalansa. At para naman po sa mga batang nanonood dyan, huwag nyo pong kakagatin yung dila nyo kung manhid. Dahil yes, hindi nyo pong nararamdaman yan ngayon, pero pag nawala na po or nag-wear off na po yung anesthesia, dun nyo pong mararamdaman yung sakit or yung sugat na nagawa dahil sa pagkagat nyo sa inyong dila. Iwasan nyo rin pong madali ng toothbrush yung place or yung area o yung lugar na pinagbunutan. Huwag niyo pong sundutin or hawakan yung sugat ng pinagbunutan dahil madumi po yung kamay niyo at magkakaroon po ng impeksyon yung sugat. Ano naman po ang mga kailangan niyong gawin o dapat gawin after niyo pong mabunutan? You should increase your fluid intake. Kumain pa rin po ng tama. Huwag po kayong mag-skip ng meal dahil manghihina po yung katawan nyo. Siyempre, kailangan nyo pa rin po mag-toothbrush. Para po sa mga tamad mag-toothbrush dyan, hindi po pwedeng gawing excuse yung magpabunot para po hindi po kayo makapag-toothbrush. Maawa naman kayo sa mga katabi nyo. And para naman po sa mga may hilig kumain, okay lang po kumain basta malamig at malambot. Cold, soft diet po muna. Siyempre, kailangan nyo rin po magpahinga. Normal lang po mamaga yung side po ng pinagbunutan ng 4 to 6 days. Yan po ay normal reaction po ng katawan. So, ang dapat nyo lang po gawin para po mabawasan yung pamamaga, cold compress nyo po for 24 or 48 hours. After 48 hours, hot compress naman po. On and off. Siyempre, kung matagal po nakababad yung ice po dyan, masakit. So, on and off po yun. Kung nasasaktan na po kayo, pwede nyo pong ipahinga. And then, after 5 to 10 minutes, kung kaya na, pwede nyo na po ibalik yung ice pack. Better din po, kung matutulog kayo, ay naka-elevate po ng onte yung ulo nyo. Ano? So, kapag matutulog kayo, dagdagan nyo po ng pillow sa ulo ninyo. So, yun lamang po. Kung may kulang man po ako, itanong nyo na lang po sa inyong dentista. Sigurado po akong mas alam po nila yan. Konting reminders lang po. Ever man po na nangati po kayo after nyo pong inumin yung mga gamot. And kung napansin nyo po na dugo ng dugo or hindi po tumitigil po yung pagdudugo, ikonsulta nyo po agad sa inyong mga dentista. Yun lamang po. Thank you for watching. Please like and subscribe. Share nyo na din because sharing is caring.